Good day mga ka-PBA Madness. Scottie Thompson, Pina Iyak ang San Miguel Beermen. Matapos ngang lumamang ang SMB ng halos 19 points, inunti-unti nga ng barangay ang Beermen hanggang sa dumating na naman ang makasaysayang corner 3-point shot ni Scottie Thompson na ilang beses na rin ginawa ni Scottie para maipanalo ang barangay Inebra. Mga ka-Madness, isa sa masasabi nga nating instrumento sa comeback win ng Ginebra ay si Jamie Malonzo. Ang laking bagay na ginawa ni Jamie Malonzo sa depensa at offensive rebounding. Alam naman natin na hindi kakayanin ni Justin Brownlee na makipagsabayan sa mga bigman ng SMB sa buong laban, lalo na't hindi nga naglaro si Christian Stanhardinger dahil sa injury. Kaya magandang bagay talaga sa second half ang pag-step up ni Jamie Malonzo sa shaded area. Mga ka-Madness, sa nangyaring ito sa San Miguel Beermen, nakita nga natin na hindi na alam ng Beermen kung sino ang kanilang pupuntahan sa ganitong sitwasyon. Alam naman natin na ang sistema ni Coach Leo Osteria nakadesign talaga kay Junmar Fardo. At dahil wala nga si Junmar Fardo, hindi na nakapag-adjust at nawala na sa rotation ang mga player ng San Miguel Beermen. Hindi na nakarating sa poste ang play ng Beermen at umasa nga sa paulit-ulit na pick and roll play na nabasa na rin ng Barangay Inebra sa second half ng laban. Kaya hindi na gumana ang outside shooting ng SMB sa third quarter hanggang fourth quarter dahil wala na ngang kick out passes. Kung ganito nga ang magiging takbo ng opensa ng SMB, kailangan na ng Beermen ng tunay na point guard na kayang mag-take charge gaya nga ito ng ginagawa dati ni Alex Cabagnot. At sa lineup nga ngayon ng SMB, hindi kayang mag-take charge ni Simon Enciso at hindi rin kaya ni Chris Ross dahil swertihan lang naman ang opensa ni Chris Ross. Mga ka-Madness, buong Commissioner's Cup, wala pang magandang nilalaro si Chris Ross at posibleng ito na ang senyales para humanap na ang Beermen sa kanilang magiging bago at future main point guard ng SMB. Marami nga ang nagsasabi na masusolusyonan naman ang problema na ito ni Coach Leo Osteria once na bumalik na si Terrence Romeo. Pero mga ka-Madness, nagiging injury prone na nga si Terrence Romeo at halos ilang sunod na season na nga na laging madaming games ang namimiss ni The Bro dahil sa injury. Kaya isa talaga ang point guard position sa dapat pagtuunan ng pansin ng SMB management. At dahil meron ding talagang pagkukulang sa adjustment si Coach Leo Osteria na naging dahilan kaya nahabol ng Ginebra ang 19 points na kalamangan. Hindi pa rin natin makikita na magpapalit ng coach ang SMB. Dahil may mga PBA insider nga ang nagsasabi na habang nandyan pa nga si Junmar Fardo, effective pa rin naman ang style ni Coach Leo Osteria. Kaya posible talaga na sa players pa rin ang magiging adjustment ng management ng San Miguel Beermen. Kaya malaki ang chance na magkaroon na naman ng balasahan sa kampo ng SMC. Mga ka-Madness, masasabi ko ngang do or die na ang lahat ng laban ng SMB lalo na para makapasok man lang sa best of 3 quarterfinal series. Medyo mabigat pa ang kalaban ng Beermen dahil nandyan pa nga ang Magnolia Hotshots at ang TNT Tropang Giga. Kung malasin ang SMB, maagang ma-eliminate ang Beermen ngayong conference na ito. Samantala ang Ginebra naman, malaki na ngayon ang chance na makuha ng Ginebra ang isa sa top 2 spot para sa twice to beat advantage. Kaya mga ka-Madness, para sa mga SMB fans, sa tingin ninyo, dapat na bang pakawalan ng SMB si Chris Ross? Or si Coach Leo Osteria pa rin ang dapat palitan para sa bagong sistema ng San Miguel Beermen? Kayo mga ka-Madness, anong sa inyo? At bilang pagtatapos, shoutout muna kina Jumel Espina Paner, Khalil Rauf Hatulya, Christian Sanchez, Jason Mendoza, Kindos Lucanias, at kay Kagawad Katz Aquino Ducusin.